Sa feng shui, may malas at swerte. Ngunit may mga bagay na hanggang ngayon ay pinagdidesisyonan pa din kung ito ba ay may hatid na malas o may hatid na swerte. Isa rito ang bonsai. Ang bonsai ay isang halaman na kinahuhumalingan ng ilang mga tao. Ang iba nga nito ay nangongolekta pa. Bukod sa maganda ang halamang ito ay kamangha-mangha ang ganda nito. Nahati ang paniniwala ng mga feng shui practitioners. Ang isang grupo ay naniniwala na ito ay may malas. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay may dalang swerte. Ayon sa feng shui practitioners, ang paglalagay ng bonsai sa bahay ay hindi maganda at may dalang bad luck. Ang bonsai ay tinuturing na stunted plants. Ano nga bang ibig sabihin ng stunted plants? Ang ibig sabihin nito ay ang bonsai ay halaman na restricted ang growth o paglaki. Ang isa pang ibig sabihin ng salitang stunted ay nagsasuffer ang halaman na ito sa disease na dwarfism o pagkapunggok. Ibig sabihin, compromise ang paglaki o yung sinasabing kontrolado o limitado ang paglaki. Ang bonsai ay sumisimbolo sa taliwas, ibig sabihin opposite na principle ng feng shui, which is natural growth o natural na pagyabong o paglago ng isang bagay. Ang isang grupo naman ay nagsasabing swerte ang halaman dahil ito ay tinuturing na isang excellent piece of art due to its beauty o dahil sa ganda nito. Isa pa, ang bonsai ay kasama sa wood element. Ang wood element ay good enhancer ng east and southeast. Kaya sinasabing ito ay magandang ipwesto sa east and southeast na lugar ng iyong bahay. Bukod sa maganda ang bonsai, ito rin ay nagbibigay inspirasyon sa mga taong nais mangolekta nito. Ang symbolic level ng feng shui ay lumalabas at lumalakas kapag ang tao ay may tiwala sa sarili, lalong-lalo na kung ang isang bagay na nasa loob ng bahay ay mamahalin at aalagaan o ang isang tao ay makakabuo ng isang koneksyon sa bagay na nasa bahay. Uulitin po natin, sinasabing ang symbolic level ng feng shui ay lumalabas at lumalabas kung ikaw bilang tao ay naglalabas din ng positibong enerhiya from your inner pagkatao. At kung ikaw ay may connection na maganda sa mga bagay na nakapaligid sa iyo. Example, meron kang tanim na halaman, na swerteng halaman, ngunit ang iyong pag-uugali ay puno naman ng pagingit-ngit at negatibong bagay. Tiyak na ikaw din ay makaka-attract ng negative energy kahit na nakapaligid sa iyo ang mga swerte na yan. Okay? Isang paalala po muli, ang swerte ay lalapit sa atin kung ito'y sisimulan sa ating mga sarili. Ang positive ibong ugali ay isang magbibigay ng swerte sa ating buhay. Kaya na po ang bahalang humusga kung para sa inyo ito ay swerte o malas. Uulitin po natin, hanggang ngayon ito ay hiwalay pa rin ang paniniwala ng mga feng shui practitioners. May ibang naniniwala na ito ay swerte at may ibang nagsasabi na ito ay may dalang malas. Okay, hanggang sa muli po, narito po ang inyong lingkod, si Madam Librarian.